wala pa bang pasabi mula kay Herman kung kailan ang dating niya? Ani Emilio sa mahinang tinig. Nakausap ko siya noong isang linggo at sinabi niyang uuwi siya kaagad. Ipanatag mong loob mo, Emilio. Tiyak na darating ang anak mo. Sagot ni Antonia na pilit kinukubli ang luhang nagnanais pumatak. Hawak niya ang isang kamay nito at nakatingin siya sa hapis na mukha ng matanda. 57 taon pa lamang si Emilio at nasa prime of life. Hindi dapat na ganito ang nadanasin ng isang taong malakas at may mabutihang kalooban. Life is so unfair at times. Gusto kong lumabas na sa ospital na ito ngayon din, iha. You know how I hate hospitals. Gusto kong hilahin ang dextrose na itong nakasabit sa braso ko. Parang batang reklamo ni Emilio. Hindi biro ang pagkawala ng malay mo 2 days ago, Emilio. Aniya at ang luha ay malayang namalisbis sa kanyang pisngi. For heaven's sake, Antonia, ang sabi ko ayoko nang umiiyak ka. Naroon ang bahagyang galit sa tinig nito. I'm sorry, I can't help it. Pinahid niya ng tisyo ang luhang nasa mga mata. Isang masuyong ngiti ang ibinigay ng matanda sa kanya. Nakahanda na ako dito, iha. Alam mo yan, hindi ba? At gusto kong samantalay ng pagkakataong ito para sabihin sa iyo how I appreciate all the things you have done for me. Sa lahat-lahat, Antonia. Sa akin, sa kumpanya, at sa pagiging mabuting ina ni Herman. Bahagyang kumislap ang mga mata nito nang mabanggit ang pangalan ng apo. I love you, Emilio. Ginawa kong lahat iyon dahil sa pagmamahal ko sa iyo, tulad ng sa papa. Bahagyang humikpi si Antonia. I know, Antonia. I know. Sana bago ako mamatay, nakatiyak akong malayaya kitang naiiwan. Kayo ni Herman, sa piling ng kanyang ama. Oh please, Emilio, hindi mo alam ang sinasabi mo. Makahulugang umiti ang matanda. Sa loob ng mahigit na 2 taon, Antonia, you never stop loving my son. Ikaw ang asawa ko, Emilio. Hindi man sa tunay na kahulugan ng salita ay asawa mo ko. Matagal nang natapos ang lahat sa amin ni Herman. Ikaw din ang kinikilalang ama ni Alexander. Hindi maikakaila ang pait sa mukha ng tinig niya. And you still wear his ring. Patuloy ng matanda na parang hindi nagsalita si Antonia. Sinulya pa ng daliri niya. Hindi ka pa nagtataka kung bakit hindi kita binigyan ng singsing nung ikasal tayo? Hindi, it did not matter anyway. Maybe you have your reasons. Tumangutang wang matanda. When I'm gone, malalaman mong dahilan. Ayokong nagsasalita ka ng ganyan, Emilio. In fact, gusto kong magalit. Karapatan ni Herman na malaman kung anong sakit mo. Pero pinili mo ang maglihim. At ang isa pang hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mong magpunta sa ibang bansa. Maaring doon ay mabigyang lunas ang sakit mo. Pagkatapos ay ano, Antonia? Upang mamatay din? Pahahabain lang ng buhay ko ng 6 na buwan, 1 taon. Prolonging the pain. Yun ang tawag ko sa mga uri ng gamot na binibigay ng sakit ko. Operasyon, chemotherapy at etc. Operation could have saved you. O maging vegetable ang katawan ko. I will die with dignity, iha. I have nothing against modern medicines kung talagang gagaling ako. When I started to feel the symptoms, 3 espesyalista ang kinonsulta ko. One of them is a neurosurgeon from Texas. Isa siyang espesyalista sa field niya. Iisa lang ang sagot nilang lahat. Terminal! Nakagat ni Antonia ang ibabang labi niya. Malungkot na nilinga ang loob ng hospital suite. Brain tumor. Yon ang sakit ng matanda. At bukod tanging siya lamang ang nakakaalam maliban sa mga doktor nito. Yun lagi ang sinasabi nito. Fatigue, stress, tuwing may nagtatanong. At ang huli ay ang pinakamatinding sumpong ng sakit nito. Namatay ang papa ni Antonia sa isang aksidente sa pabrika ng mga Villarosa. May 3 taon at kalahati na nakakaraan. At matinding dalamhati ang naramdaman niya sa pagkawala ng ama. Ang kanyang ina naman ay hindi na siya nagisnan. Namatay ito sa panganganak sa kanya. 5 taon siya nang mag-asawang muli si Juan kay Alisa na isang byuda rin at may isang anak na lalaki na noon ay 10 taong gulang. Subalit higit ang kalungkutan at sakit na dandama siya sa loob ng 2 taong nakikita niya ang paghihirap ni Emilio tuwing susumpungin ito ng sakit. Napukaw sa pag-iisip si Antonia nang magsalita si Emilio. Sige na, iha. Iwan mo na ako at baka may kailangang ayusin sa opisina. May sakit ka na at lahat. Hindi mo pa malimutan ang trabaho.
Mahihimig ng galit ang tinig niya. Ngunit ang matanda, ngumiti. Tinulungan ka ninyong alisin sa isip ang mga sakitang damdaming dulot ng paglalayo ninyo ni Herman. Namilog ang mga mata ni Antonia. How can you say that? Pinakasalan mo ko. Bahaw na tumawa ang matanda. You are more than my own daughter. And I love you, Antonia. Really? Naroon ang amusement sa mga mata nito. Sinikap ni Antonia, nagalit ang marehistro sa mukha niya. Aalis na ako. Babalik ako mamayang hapon at isasama ko si Alexander. Dumaan ka sa ibaba at sabihin mong lalabas na ako. Pahabol ni Emilio nang nasa pinto na siya pero hindi na niya iyon pinansin. Tuloy-tuloy siya sa elevator. Sa loob ng 2 taon at 2 buwang pinagsamahan nila ni Emilio bilang mag-asawa, na-develop ang pagmamahalang higit pa sa tunay na mag-ama. At ngayon niya na-realize na sa Jossie ang inabala at tinuruan ni Emilio sa pasikot-sikot ang pamamalakad sa kumpanya upang makalimot na rin. How she loves the man! A father, an advisor, a friend and a mentor, all rolled into one. Hindi na dapat idagdag ang salitang asawa dahil kailanman hindi naging ganoon si Emilio sa totoong kahulugan ng salita. Sa parking area ng ospital, naghihintay ang driver na nakasandal sa unahan ng Nissan Safari. Saan po tayo, ma'am? Binuksan nito ang pinto sa likod. Pumasok si Antonia. Diretso na tayo sa bahay, Mang Lando, sabi niya. Darating si Herman at yun ang ilang araw nang gumugulo sa isip niya. Paano niya pakikitunguhan ang kaisa-isang lalaking minahal niya at ama ng kanyang anak? At paano siya nito pakikitunguhan bilang asawa ng ama nito? Asawa ni Emilio Villarosa Sr. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Antonia. Sumandal at pumikit. Kasabay iyon ay ang pagbabalik ng nakaraan sa kanyang alaala. Mga alaalang kailanman ay hindi niya gustong limutin gaano man kasakit. 2 years ago. Nasa huling taon siya ng kolehiyo nang mamatay si Juan. Kasama sa mga benepisyong tinanggap niya sa pagmamatay ng ama ay ang pagsagot ng kumpanya ng mga Villarosa sa huling taon niya sa kolehiyo. 2 linggo bago ang enrollment, sina Johnny ang dating boss ng papa niya sa opisina nito sa pabrika ng marmol. Sinabi niya ang kanyang plano. Bakit kailangan mag-working student ka, Antonia? Kulang ba ang alaman sa pinapadala ng kumpanya sa iyo? Tanong ni Emilio Villarosa Sr. Aba, hindi po. Sobra-sobra nga po natatanggap kong cheque mula sa inyo. Aniya, na halos nasa edge ng silya nakaupo sa nerbiyos. Lakas loob lamang niyang kinausap ang matanda. Kung ganon ay bakit? Baka makaapekto pa sa pag-aaral mo. After your graduation, tatanggapin ka rin namang empleyado sa opisinang ito. Kasama yan sa pribilehiyong ibinigay ko sa papa mo dahil sa mahigit 20 taong panunungkulan niya dito. Panggabi po ang schedule na kukunin ko sa pasukan, Mr. Villarosa. Kumpleto din po ang units na magtatapos po ako sa taon ding ito. Kaya lang po, gusto ko sanang humingi ng working training sa inyo. Wala pong allowance o sweldo. Bukod po sa responsibilidad ay pinaka-training ko na rin po ito para sa sandaling i-hire ninyo ako ay hindi ako mangangapa. Management trainee at hindi ka humihingi ng sweldo o allowance? Sagot na matanda na itinatap ng ballpen ang mesa. Tiningnan ng matanda ang dalaga. Ang totoo, inaanak siya nito sa binyag pero hindi nito nabigyan ng importansya dahil sa napakaraming mga inaanak sa binyag at sa kasal. Kalimitan sa mga tauhan ni Mr. Villarosa Sr., lalo na yun nasa mga supervisor level, ito ang kinukuhang sponsor. At karamihan sa mga iyon, ginagawang tuntungan ng pagiging kumpare para sa pansariling kapakanan. Pero minsan man, walang natandaan ang matandang natulad sa mga iyon, si Juan, hanggang sa mamatay ito. At ang totoo, hindi na nito maaalalang inaanak si Antonia, kundi ngayon. Bakit ba? Eh kahit minsan hindi naman humingi ng pabor si Juan sa matanda. Ayokong ibigay ang hinihiling mo, Antonia. Wika ni Emilio makalipas ang ilang sandali. Bumahid ang lungkot sa mukha ng dalaga pero pilit nang umiti. Kung yan po ang pasya ninyo. Kailan mo gustong magsimula, Antonia? As my personal secretary. Dugtong ni Emilio. Ho, ang akala ko ba ay... Apprenticeship ang hinihingi mo sa akin. Walang allowance o sweldo. Ang binibigay ko sa iyo ay permanent employment with salary at pribilehiyong 6 na oras lang na trabaho hanggang nag-aaral ka.
Oh, well, si Emilio uli na nangingiti sa kanya. Thank you, sir. Thank you very much. Tuwang-tuwang binalita ni Antonia sa tiyahin ang resulta ng makikipag-usap sa matandang Villarosa. Kung ako nasunod, hindi kita papayagan. Bakit, Tia Alisa? Tanong niya habang sumusubo ng pagkain. Bali ba ay panggabing klase ang kukunin mo? At gabi na ang uwi. Napakaraming masasamang tao ngayon, Antonia. At ikaw pa naman, napakapansinin sa daan. Ngumiti ang dalaga at nagbiro. Kasalanan ko ba kung pang-beauty queen ang ganda ng pamangkin niyo? Bagaman biro yung sinasabi mo, sinasang-ayunan ko. At dyan ako nag-aalala, Antonia. Tia Alisa talaga, para alas 9 lang ang labas ko sa gabi. Marami pang tao sa bayan at marami pang jeep na pauwi sa bayan. Bahala ka na nga, hindi kita maintindihan dyan sa pagpipilit mong magtrabaho gayong bata ka pa. Sapat naman ang mga benepisyong naiwan ng ama mo. May cheque pang kalobang SSS buwan-buwan at nang mamatay ang papa mo, automatic na bayad na itong bahay na hinuhulugan niya sa gobyerno. At malaki ang perang pinapadala sa atin ni Fred. Kinalonisan, nang sumunod na linggo, nagsimulang magtrabaho si Antonia. Ang dating sekretary ni Emilio na promote sa supervisory position. Ganoon pa man, lagi ito sa pwesto niya upang turuan siya ng mga gawain. What took you so long? Biro ni Melanie na kinagaanan niya ng loob. Nasa late 20s, may asawa at anak. Ang tagal kong hinintay ang promotion na ito, ha? Last year ko pa ina-applyan to kay sir. Bakit hindi na ibigay sa'yo? Tanong niya habang inaayos ang mga folder sa filing cabinet. Well, sabi ng matanda, hanapan ko raw siya ng singganda ko at ibibigay niya sa akin ang aking pwesto. Muling biro nito. Did I come up to the standard? Biro ding tanong ni Antonia. Oh dear, I wonder why you have to ask. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Hinagod nito ng tingin ang dalaga. 5'3 and slim, young and pretty. Lampas balikat ang tuwid na buhok na itim na itim. Makinis ang maputing balat, katamtaman ang tangos ng ilong at ang mga matay tila laging tumatawa. Kung looks ang pag-uusapan, overqualified ka. Chika! Alam mo namang hindi yun ang dahilan kaya ka tinanggap ni sir. At lalong hindi ang kakayahan ko, ha? Kung hindi dahil sa matigamang pagtuturo, baka nataranta na ako. Ani niya, na isinara ang filing cabinet. More on obligations ang nagtulak kay Mr. Villarosa dahil matagal na rin naman ang father ko dito, no? Plus the fact na sa pabrika siya namatay. Nagkibit ng balikat si Melanie. Anyway, madali kang turuan at talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Malaki din ang nadagdag sa sweldo ko. Blowout dapat. Biro niya. Oh, sure. Tell me when. Paunlak ni Melanie. Isa pa, gusto rin sana kitang imbitahan sa amin one of these days para naman makilala mong kaisa-isang lalaking nabaliw sa akin. Natawa si Antonia. Luka-luka ka talaga, Melanie. Nakatawang sagot ng dalaga. Gusto niya si Melanie. Mabait na, kalog pa. Naging madali para sa kanya ang mga unang araw niya sa kumpanya. Pero alam mo, isang tao lang nahihirapan akong pakibagayan dito, si Ma'am Cornelia. Seryoso niyang pahayag. Ang tinutukoy niya ay ang humahawak ng pananalapi ng kumpanya. You cannot please everybody. Nagsiselos nang yun dahil nararamdaman niyang malakas ka kay sir. Umupo ito sa silyang nasa harap ng mesa ni Antonia. Sa mansyon din nakatira si Cornelia at ang anak niyang si Carmela. Biyuda na yan. Kamag-anak ba siya ni Mr. Villarosa? Hindi ni sir, kundi ni Mrs. Villarosa yata. At nang mamatay ang asawa ni sir, hindi pa rin pinaalis ng matanda ang mag-inang Cornelia at Carmela. Si Mr. Villarosa na rin ang nagpaaral kay Carmela. Matagal na yung tapos pero ayaw magtrabaho. Eh hindi naman niya kailangan magtrabaho, may pera sila. Iibahin na sana niya ang topic nang may maalala. May anak ba si sir? Hindi mo ba alam? Nagtatakang tanong ni Melanie. May isang anak si sir, si Herman. Herman Villarosa Jr., mahusay na architect at siyang namamahala ng real estate business nila. Nasa Maynila ang opisina niya. Nagkibit ng balikat si Antonia. Ang matanda sa pabrika at ang anak sa housing. Alam niyang pag-aari at pinamamahalaan ng mga Villarosa ang subdivision kung saan sila nakatira.
at ganoon din ang kalapit ng mga subdivision. At sa pagkakaalam niya, hindi rin malayo ang tinitira ng mga Villarosa mula sa mga subdivision na nakapaligid. Pero chika, meron ka pang dapat malaman maliban sa mahusay siyang architect at mayaman sila. Naku, Melanie ha, ayoko ng chismis. Mamaya malaman ni Sir yan. Anong chismis? Chismis ba yung totoong gwapo ang anak ni Sir? Na maliban sa matangkad at gwapo, macho pa si Herman. At chismis din ba yung sa edad niyang 28 ay binata pa? Headline niyan, chika, among the girls here at sa kabilang opisina. Natawa si Antonia at tinampas ng folder si Melanie. Magtigil ka nga! At sa ganoong ayos sila napasukan ni Cornelia na namewang. Well, well, alam ba ni Emilio na ang mga empleyado niya ay nagchichismisan at nagtatawanan sa oras ng trabaho? Eh, ma'am, biglang nautal si Antonia. Eh, hindi kami walang ginagawa, Cornelia. Agap ni Melanie na hindi man lang natigatig. Itinuturo ko kay Antonia ang filing system. Tumaas ang isang kilay ng babae. Hindi yun ang nakikita ko. Nagkibit ng balikat si Melanie. Nakayuko naman si Antonia at hindi malaman ang gagawin. At saka bakit kailangan turuan mong babaeng yan? Mahigit ng isang linggo dito yan. Dapat alam na niya mga trabaho niya. Hindi ikaw ang boss ni Antonia, Cornelia. Mismong si Mr. Villarosa ang nag-hire sa kanya. Muling sabi ni Melanie. Kilala ko ang bayaw na yon. Sobrang kawang gawa. Maraming beripisyong tinanggap ang ama niyan. Pero hayan, at hanggang sa anak ay humaba ang charity. Tuya nito. Pagkatapos silyapan ng matalim ang hindi nakakibong si Antonia, ay lumabas din ito. Tinutop ni Antonia ang mga kamay sa mukha. Huwag mo siyang intindihin, Antonia. Kulang sa pansin yung babaeng yan. Ganyan halos lahat yan sa mga empleyado dito. Neurotic siya sa tingin ko. Alon ni Melanie sa kaibigan. Hindi sumagot si Antonia. Sa susunod, mag-iingat na siyang walang mapipintas sa kanya si Cornelia. Isang buwan na halos si Antonia sa trabaho at pamilya siya sa lahat ng aspeto dito. At sa loob ng panahong iyon, hindi pa niya nakakaharap ang anak ng boss niya. Alam niyang tumatawag ito sa cellular phone ni Mr. Villarosa Sr. dahil may mga separate files siyang nasa ilalim ng Villarosa Realty na hinihingi sa kanya ng boss niya. At tulad ng dati, nang hapong iyon ay maaga siyang umalis ng opisina upang pumasok sa eskwela. Nasa reception na siya nang kawayan siya ng telephone operator. Antonia, nasa trunk line si sir. Hindi mo raw sinasagot ang private line. Mabuti't hindi pa ako nakakaalis. Baka importante ang message niya. Thank you, Lilibet. Kukunin ko na sa loob ang tawag. At mabilis na bumalik sa opisina ang dalaga. Hello, sir? San ka naroon at hindi mo sinasagot ang telepono? Galit ang tinig na nasa kabilang linya at hindi ito boses ni Mr. Villarosa Sr. Pero bakit sabi ni Lilibet ay... Sir, ganoon pa man, naroon ang authority sa tinig nito. Who's on the line, please? Nag-aalangan, subalit magalang niyang tanong. Bago na nga palang sekretary ng papa. Pagalit pa rin sabi ng lalaki sa kabilang linya. So, si Villarosa Jr. ang nasa linya. May kailangan kayo, sir? Sagutin mo ang tinatanong ko. Nasaan ka? At ilang segundo nang nagre-ring ang telepono, hindi mo sinasagot. Kahapon ng ganitong oras tumatawag din ako, pero wala ka na rin. Formal at otokratikong tinig nito. Paalis na po ako. Nag-stammer ang dalaga. Hindi niya inaasahan na magtatanong ito o sisita ng oras ng kanyang pag-alis. Alam ng lahat sa opisina na lagi na umaalis siya 2 oras bago mag-5. Paalis? 3:20 pa lang. 8:03 po ang oras ko. What? Yun po ang arrangement ko kay Mr. Villarosa, sir. Paliwanag ng dalaga na bagaman naiilang ay nakadama ng inis. Is that so? Nanunuya ang tinig nito. I wonder why you have such a privilege. Pero hindi bali na. Nandyan ba ang papa? He left an hour ago, Mr. Villarosa. Formal na sagot ni Antonia. Wala siya sa bahay at wala rin sumasagot sa cellphone niya. Do you happen to know his whereabouts? Tila nagmamadali at bagot na tanong nito. Wala siyang binilin, sir. Oh, hindi bali na.
pagkasabi noon na wala na ito sa linya. Matagal nang naibaba ng dalaga ang telepono ay hindi pa rin siya tumitinag. Kung gaano kahinahon at kabait na kausap ang ama na siyang kabaliktaran ng anak. Pero hindi niya maiwasang isipin to kahit naiinis siya. Maganda at buong buo ang boses nito. Parang announcer sa FM station. Totoo kaya ang sinabi ni Melanie na gwapo ito o isa na naman ang kakulangan ng kaibigan? Kung sa bagay, kahit may edad na ay magandang lalaki pa rin si Emilio Villarosa Sr. At bakit naman kailangan pag-isipan niya ang anak ng boss niya? Nagkibit ng balikat ang dalaga at nagtuloy ng lumabas. Kinabukasan ay muling naging abala si Antonia sa rutina ng trabaho niya. Kakatapos lamang niyang itype ang isang sulat na pinapagawa ni Mr. Villarosa Sr. para sa isang kliyente. Inayos niya ito at nang maipasok sa loob upang papirmahan sa matanda, nang sa ganun ay maipadala niya sa mensahero. Pagkatapos ng mahinang katok, tuloy-tuloy sa loob ng silid si Antonia. Dinatnan niyang nakasubsob sa mesa nito si Emilio. Sa unay natutulog sa tingin niya at akma sana siyang aatras, palabas nang mapunan niyang kumikilos ito sa hawak ang ulo. Sir? Hindi sumagot ang matanda, nalalo pang sinapo ang ulo. Mabilis niya itong nilapitan. Ginigitaan ito ng butil-butil na pawis sa noo, gayong malamig naman ang aircon. Ano po nangyayari sa inyo, sir? Nag-aalala niyang tanong. Get me some pain reliever, Antonia. Please, kahit na anong para sa sakit ng ulo. Utos nito, nasamandal sa swivel chair at pumikit. Yes, sir. Mabilis siyang lumabas ng silid at tinampot ang intercom upang kausapin si Melanie. Melanie, may pain reliever ka ba dyan para sa sakit ng ulo? Sure, hindi ako nagpapawala. Masakit ba ang ulo mo? Kukunin ko dyan. Hindi niya sinagot ang tanong dahil hindi niya gustong sabihin para sa matanda iyon. Hindi niya matiyak pero hindi ordinaryong sakit sa ulo ang nararamdaman ni Emilio. Halos sa bunutan nito ang sarili. Bahagya na siyang nakaiwas sa tanong ni Melanie at nagmamadaling bumalik sa silid ni Emilio. Kumuha siya ng tubig sa naroong personal ref. Sir, ito na ang mga tabletas. Dalawa na ang inumin ninyo. Tatlong tableta ang iniabot ng matanda mula sa kanya. Mabilis na inalis sa foil at agad na ininom ng sabay-sabay. Hindi na kumibo pa si Antonia dahil paracetamol naman yun. Gusto niyo bang ipatawag ko ang driver para iuwi kayo? Hindi na, Antonia. Thank you. Magpapahinga na lamang ako at mawawala na ito. Hold all my calls. No visitors. No phone calls kahit sino. Halos magdikit ang mga kilay nito at hawak pa rin ang ulo. Tumayo ito at tinungo ang malaking sofa upang mahiga. Walang kibong lumabas ng silid si Antonia na siya namang pagtunog ng telepono ng pribadong linya ni Emilio. Villarosa Senior's Office, good morning. Gusto kong kausapin ang papa. Diretsyong wika ng nasa kabilang linya. I'm sorry, Mr. Villarosa, but he cannot be disturbed. Would you like to leave your message? Narinig niya ang matalim na paghugot ng hininga sa kabilang linya. What the hell are you saying? Miss whoever, gusto kong kausapin ang papa at importante. Pinakadiin-diin ito ang huling sinabi. Mahigpit pong pinagbili ng papa ninyo na hindi siya tatanggap ng tawag kahit na kanino. At pinagkadiin-diin na niya ang huling sinabi. You're insane! Ibigay mo ang linya sa kanya. Mahigpit nitong utos sa maring tinig. Halatang pigil na pigil ang galit. I'm so sorry, Mr. Villarosa, pero hindi maaari. Goodbye, sir. At marahang inilapag ang telepono. Pagkatapos ay maingat na binuksan ang pinto ng silid ni Emilio at sumilip. Nakahiga ito sa sofa at tila natutulog. May bilin man o wala ang boss niya, natitiyak niya sa sariling tamang hindi ito abalahin. Marahan niyang isinara ang pinto. Tanghalian nang yakagin siya ni Melanie na mananghalian, pero hindi niya magawang umalis habang nasa loob pa si Emilio at may dinaramdam. Maliban pa sa mula ng masita siya ni Villarosa Jr., sa oras ng pag-uwi niya ay napagdesisyonan niyang gugulin ng lunch break sa trabaho para ma-offset ang maagang pag-alis niya. Bilang anak, boss na rin niya ang batang Villarosa at ayaw niyang maging isyo ang pribilehiyong binigay sa kanya ng matandang Villarosa. Kasalukuyan siyang nagtatype nang maramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Wala sa loob, naniligo ng dalaga ang pinto. At hindi man sabihin,
alam niyang ang nakatayo doon ay si Herman Villarosa Jr. Nagsalubong ang tingin nilang dalawa at may kung ilang segundo ring walang gustong magbuba ng tingin. Ang papa? Formal nitong tinig makalipas ang mahabang sandali. Mataman siya nitong hinagod ng tingin mula ulo pababa. Kasabay noon ay ang paglakad patungo sa silid ng ama. Parang nagising sa mahabang pagtulog ang dalaga. Tumayo at sumunod. "Please, Mr. Villarosa, magpapahinga ang papa ninyo. Sumakit ang..." "Really, miss?" Agap nito sa sasabihin niya. "Hindi ko maintindihan kung saan mo kinuha ang authority. Nababaan ako ng telepono habang kinakausap pa kita. Ngayon naman parang gusto mo kong pigilang pasukin ang sarili kong ama?" Patuloy ang wika nito, natuloy-tuloy sa loob ng silid kasunod din si Antonia. Pareho na silang nasa loob. Bumangon mula sa pagkakahiga si Emilio. Sinuklay ng kamay ang gulong buhok at sinulapan sila. "Sige na, Antonia, it's alright." Marahang tinanguan siya ng matanda. Walang kibong lumabas ang dalaga. "I had this terrible headache, Herman. Sinabi kong..." Nahagip pa ni Antonia na sinabi ni Emilio bago tuluyang naisara ang pinto. Bumalik sa upuan niya si Antonia pero hindi niya masimulang muli ang iniwang typing works. Nasa isip niya ang anyo ni Herman Villarosa Jr. Hindi nagsisinungaling si Melanie. Tall, dark and handsome nga ito. At kahit formal ang suot ay macho. Pero hindi sinabi ni Melanie na magkakaroon siya ng jittery feelings kapag nakita niya ito. Natila may paru-paro sa sikmura niyang natitigan ang binata. Na kahit sa galit nitong anyo, naroon pa rin ang atraksyon. Makalipas ang kulang 20 minutos, lumabas mula sa silid ng ama ang batang Villarosa. Huminto ito sa tapat ng mesa niya at tinignan siya. "May kailangan kayo, Mr. Villarosa?" Alangalin niyang tanong na nakatingala dito. "Mag-aalauna na. Hindi ka pa ba manananghalian?" I had my lunch." Hindi sinasadyang sinulyapan niya ang nangangalahating sandwich sa mesa niya, katabi ng tetrapack na chocolate na napangangalahati na rin niya ang laman. Sumunod doon ang mata ng binata. "You call that lunch, Miss Valdez?" Nagsalubong ang mga kilay nito. "No wonder you are so slim." Hindi kumibo ang naiilang na dalaga. Nagyuko ng ulo at inabala ang sarili sa pagsamsam ng mga folder sa mesa niya. "Ganun ka ba laging mananghalian? O nagda-diet ka?" Amusement ang nahihimigan Antonia sa tingin nito. "Ngayon lang," mabilis niyang sagot. "Why? May mabilisan bang trabaho?" Gustong isagot ang dalaga na kung hindi siya nito sinita sa oras niya, hindi niya gagawing magpalyan ng tanghalian. Pero hindi na lamang siya kumibo. "Bakit ba ini-interrogate siya ng lalaking to?" "Because I questioned you about your working hours yesterday," sabi ni Herman na tila nahulaan ang iniisip niya. "Hindi." Depensa ng dalaga. I just don't want to go out. Your father might need me. He is not feeling well." Ngumiti ang binata at parang gusto niyang himatayin sa ngiting iyon. "Oh, why do you have to smile like that? Alam ba ng taong ito ang epekto niya sa mga babae tuwing ngingiti? O siya lamang itong parang lukalukang naaapektuhan?" "Thank you for your concern with my father, Antonia, and I am sorry for being so brute. Marami akong kausap kahapon at under pressure. Ganon din kanina. Nasa gitna ako ng meeting at kailangan kong makausap ang papa. I'm sorry to have taken it on you." Nabigla ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang pag-ingi ng paumanhin na iyon ng binata. "I hanged up. I'm sorry too." Nakayokong sagot niya. Hindi kumibo ang binata na nakatitig lamang sa kanya. Pagkatapos ay walang kibong lumabas na. Naiwang nakapangalumbaba ang dalaga. Kinabukasan ay muling nakatanggap ng tawag ang dalaga mula kay Herman Villarosa Jr. "Good morning, sir. Can I help you?" Formal na tanong ni Antonia na pilit kinakalma ang sarili. Bakit ba biglang bumibilis ang tibok ng puso niya kapag kausap niya ito? Nag-alis ng bara sa lalamunan ang nasa kabilang linya. "Antonia?" "Yes, sir." "Well, is my father there?" "Hold on, sir. No, I mean, wait." "Yes, sir?" "Yes, sir." "Damn you! Bakit kailangan mag-stutter pa siya sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya? At sa isang babae pa, ha? At higit sa lahat sa isang ordinaryong empleyado lang." "Oh, it's alright, Antonia.
Nakita na ng sekretarya ko ang file na gusto kong ipakiusap kay Papa. Nagkibit ng balikat ang dalagang ibinaba ang telepono at ipinagpatuloy ang trabaho. 11:15, nagpaalam si Emilio sa kanya. May appointment ako sa Maynila, Antonia. Kung may importanteng mensahe para sa akin, iwan mo na lamang kay Lilibet. Bago siguro mag-uwi, ang tatawag ako dito. Tumango ang dalaga na muling nagpatuloy sa pagtatype. Wala pa halos 3 minuto, sumungaw na sa pinto ang batang Villarosa. Hindi ba ninyo nakakasalubong ang papa ninyo, Mr. Villarosa? Nagtatakang tanong ng dalaga. Nagkita kami sa parking lot pero hindi siyang sadya ko, Antonia. May kailangan po kayong file, sir? Tumayo siya mula sa kinaupuan. Herman na lang, Antonia. Pwede ba? Nakangiting wika nito na lumapit sa kanya. Hindi makasagot ang dalaga. Ano ang gusto nito? May iuutos ba kayo? Yup, you try calling me by my name and that is an order, Antonia. I cannot do that, Mr. Villarosa. Please, hindi ko alam kung bakit kayo nandito and you are making me feel uncomfortable. Kaya ako narito para yayain kang mag-lunch sa labas. Tinuon nito ang mga mata sa hindi pa nagagalaw na sandwich ng dalaga at isang tetra pack ulit na chocolate. Bagaman na bigla ay hindi nagpahalata ang dalaga. Thank you, Mr. Villarosa, but no. I do not take no for an answer. Nakangiti pa rin sagot nito. Well, this time sir, you have to. May pinapara siya trabaho ang papa ninyo at may importanteng tawag siyang pinapahintay sa akin. Muling umupo ang dalaga. Umupo ang binata sa gilid ng mesa. I can always assign those to the other employees. Alam mo yan? Hindi pa rin, sir. Determinadong sagot ng dalaga. Why? You are my boss, kung hindi man direkta, and I don't go dating with my boss. Eh paano kung hindi ko tanggapin ang mga dahilan mo? Diretsong tumingin sa binata si Antonia. Then you have to drag me out of this room. And you won't do that, will you? Ngumiti ang binata. Kaya kong gawin yun, Antonia. Huwag mo akong subukan. Nagahamon ang tinig nito. Please. Nagsusumamo ang tinig niya. Pumormal ang binata. Alright. Wika ni Herman makalipas ang ilang segundong nakatitig sa kanya. I'll see you soon. Pagkatapos ay lumakad ito patungo sa pinto. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang ginagawang iyon ng anak ng boss niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang pumasok si Melanie. Si Sir Herman ba iyon? Tumango si Antonia. Anong kailangan niya? Napabuntong hininga ang dalaga. Dinampot ang sandwich at inalasan ang balat at kumagat. He invited me for lunch. Aniya, pagkatapos sunukin ng kinakain. Talaga ha? That is news, chika! Nagkibit ng balikat ang dalaga. So, nag-interes sa iyong mailap na binata, ha? Anong mailap ang sinasabi mo? Niyaya ako man ng halian tapos mailap? At wag mong sabihin sa akin hindi pa nagkaka-girlfriend yun dahil hindi ako maniniwala. At bakit ko naman sasabihin walang girlfriend yun? Eh kung magpalit ka ng babae yun halos buwan-buwan. Ang ibig kong sabihin hindi pumapatol sa empleyado si Sir Herman. Wala ko natatandang may niligawan niyan dito sa kabilang opisina man. Tama ka, dahil hindi naman niya ako nililigawan. At bakit naman niya ako liligawan, eh empleyado nga lang ako. The mere fact na niyaya ka niyang lumabas, that is something. Maybe simula na yun ang isang... Huwag kang mag-ilusyon, Melanie. Pagtatapos niya at ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi na lamang niya pinansin ang tingin ipinupukol ng kaibigan. Pag-ibig na nga kaya ang nararamdaman ni Herman para kay Antonia? Paano kaya niya susuyuin ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.